Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ako po si Asher Nicole Quinitio at ako ang inyong tagapagsalaysay sa araw na ito. Ang kwentong aking babasahin ay tungkol kina Pagong at kay Kineho na siyang isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Pirizal. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kineho sa daan. Biniro ni Kineho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na siyang dahilan ng pagkapagal niyang maglakad. Ang bagal mong maglakad kasi ang liit ng paa mo. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kineho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kineho sa kanyang mga paratang, hinamon niya si Kineho. Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin adaan sa isang paliksahan? Anong paliksahan ang nais mo? Tanong ni Kineho. Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa ituktok na ikatlong bundok. Sagot naman ni Pagong. Nagalak si Kineho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapi niya si Pagong sa paliksahan. Bawat isa ay nangumbida ng kanila mga kaibigan upang saksihan ang kagilas-gilas na paligsahan. Na magbigay hudyat sa pasimula ng paligsahan, naiwan na ng malayo si Pagong. Mabuti pa ay magpahinga muna ako dito. Malayo pa naman si Pagong. Napakalayo ng agwat naming dalawa. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok na ikalawang bundok na magtanghali. Inabutan pa niya si Kinehong naghihilik at mahimbing ang tulog. Nagising si Kineho at tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit, wala pa rin ito kaya siya ay tumakbo ng walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa ituktok na ikatlong bundok. Naghiyawan ng mga hayop na makarating si Pagong sa tuktok na ikatlong bundok. Bumati ang lahat ng hayop kay Pagong sa pagkapanalo sa paligsahan. Habang si Kineho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pangiinsulto. Moral ng istorya, hindi dapat minamaliit ang ating kapwa dahil lamang sa kaanyuan nila. Ngayon, dito nagtatapos ang aking pagbabasa. Inaasahan ko manapulot kayong aral sa aking binasa. Salamat sa panonood!